Nasulit raw ng balikbayan na si Paz ang pagbisita sa Baguio. Hindi na raw niya kinailangang magpunta sa mall para mamili dahil nakapamili na siya sa isang trade fair sa Burnham Park. Ang dami kaming nabili dito sa Baguio. Ang gandang-ganda ng Baguio talaga. Dahil walang permanenteng pwesto, laking tulong daw para kay Jacqueline ang trade fair na ito. Mga basarista kami, wala talagang permanent na pwesto. So pag may mga ganitong mga bazaar, blessing yun sa amin. Malaki rin daw ang kinikita ng pasalubong stall ni Kayla. Sa amin, nagkakaroon kami ng ang tawag dito, kabuhayan na rin at the same time. Aside from that, syempre, mayroon kaming mga kasama at may natutulungan namin. Negatibo naman ang pananaw rito ng pasalubong center owner na si Gloria. Tila nagugulangan daw kasi silang nagtitinda sa mga permanenteng pwesto. Kawawa yung nagbe-business permit, nagbabayad ka, yung mga iba hindi. Nakapaloob sa Trade Fair Ordinance of 1994 ng Baguio City na hindi pinapayagan ang mga trade fairs sa mga parke at government-owned facilities dahil pinagkakaitan nito ng kita ang mga local enterprises. Trade Fair Ordinance, but there are also exemption. And what is the exemption? The exemption is if the city is the host. Ang kikitain kasi mula sa upa ng mga stalls sa trade fair ay gagamitin raw para sa Rose Garden ng lungsod. The initiative of SIPMO to raise fund for the maintenance and of course to replace all those plants at the Rose Garden. Nakita na yun naman natin. Kung punta kayo sa Rose Garden, parang hindi Rose Garden, tig-iisa lang yung mga roses. Nasa proseso na rin daw sila ng pag-amyenda sa Trade Fair Ordinance para sa mas ikabubuti ng business sector sa Baguio City. Nagsimula ang trade fair na ito noong May 8 at magtatagal ng 2 linggo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.